Guys, welcome back po sa akin channel, Parak Tutorial Video. So kahapon, nag-post po tayo sa aking YouTube channel and sa Facebook page tungkol po sa kaso na cyber libel. At nabanggit ko rin doon yung mga elements ng Republic Act 10175, otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012. Yun po yung kaso or krimen na cyber libel. So may isa po tayong supporter, viewer sa aking Facebook na nag-comment doon. Sinabi niya na pwede bang mag-file o magdemanda ng kaso na cyber libel kahit na hindi nabanggit yung pangalan sa post, kasi napakahirap naman na patunayan sa korte kung hindi nabanggit yung pangalan. Tandaan po natin, the elements of cyber libel is identifiable victim. Even the suspect put the name of the victim in his or her pocket, but it was being identifiable by itself, by the victim, ay pwede po siyang magdemanda, magfile ng kaso na cyber libel. Kahit walang tiyak na pangalan na nabanggit sa post, as long as masasabi po nating mayroong paninirang puri, nakakasira sa dangal, puri, reputasyon ng biktima, at siya yung pinatutunguhan ng pahayag, ay maaari siyang magdemanda. So guys, what is important sa ganitong kaso? Ano yung kailangan? Of course, evidence. Evidence showing that there is a guilt of the accused or the suspect. And it is the responsibility po of the victim, of the complainant. No? Kasi sa korte, yung pinaka-proof of evidence, yung quantum of proof or weight of evidence is very important para patunayan na yung akusado is guilty beyond reasonable doubt. So, anong kailangan? Strong evidence or sufficient evidence na nagpapatunay na siya yung pinupunto ng maling pahayag or mapanirang pahayag na nakakasira po sa kanyang dangal, puri at reputasyon bilang tao. At yun ay violation po ng cyber libel. At ito ay nakita ng ibang tao maliban sa biktima. At ito ay ginamitan niya ng electronic means or social media. Tandaan po natin guys, ang kaso na cyber libel, compare po sa kaso na libel under sa RPC or Revised Penal Code, ay magkaiba. Mas mataas po yung kaso ng cyber libel, which is the Special Law, Republic Act 10175, otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012, compare po sa kaso na libel sa Revised Penal Code. So sa mga kababayan natin dyan, na nag-post sa social media ng mga maling pahayag or mapanirang pahayag na nakakasira sa dangal, puri, reputasyon ng ating kapwa-tao, ay mag-ingat po tayo. Huwag po tayo basta-basta mag-post ng mga salita, mga konteksto na wala naman gaanong basihan, at hindi natin masasabi na ito ay isang good faith. Kasi pag napatunayan po ng biktima kahit na hindi nabanggit yung pangalan, ay maaari po kayong madimanda or makasuhan ng kaso na cyber libel. So guys, I hope po naunawaan po ninyo yung kasagutan ko sa tanong ni ma'am. Noong una po, marami pong salamat ma'am sa inyong comment tungkol po sa cyber libel. No? Sa ating mga kababayan dyan, mag-ingat po kayo and always stay tuned lang po sa akin channel para tutorial videos.